Biden fund programs natin, Cheryl, ang susi para po mas tumaas pa ang benepisyo ng ating mga kababayan pagdating ng kanilang retirement, Ms. Cheryl. Parang on top of your pension benefit, yung naipon po dito sa inyong Provident Fund ay maidadagdag po para sa inyong retirement benefit. Parang magiging dalawa yung pagkukuhanan, yung buwan ng pension, tapos yung may ipon pa dito sa Provident Fund nyo, yun din pang retirement benefit ninyo. Okay. So, kung depende po ba yan sa klase ng pagiging member? Kung employed ka, hati pa rin ba kayo ng employer mo? Or ito ay parang sarili mo ng extra, ano mo na po yun? Sa savings. Sa mandatory Provident Fund po, may hati po yung employer nyo kung kayo po ay empleyado. So may hati po sa mandatory Provident Fund. Sa voluntary Provident Fund, ito po ay voluntary, kayo lang po ang maghuhulog. Kung ano mang halaga ang gusto ninyo para may pinag-iipunan kayong pondo na ang nag-i-invest po ay yung mga professional investment professionals po na SSS. Mm-hmm. At minimum, sabi nyo kanina, ay 500 pesos. What's the max? Wala pong maximum. Kaya po pwede pong kung kayo po ay isa sa mga miyembro na mataas-taas ang buwan ng kita, pwede pong mas mataas ang ihulog ninyo sa Provident Fund account na yan po. Ang limitasyon na lamang siguro natin ay yung limitasyon na ini-impose ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga collecting partners ng SSS. Iba-iba kasi ang kanilang mga limits sa pag-transfer ng funds, Ms. Cheryl. So, but to put it plainly, walang limit po, walang maximum limit sa amount to contribute into the voluntary Provident Fund. So, it has to be monthly or kung kunwari, meron akong extrang 100,000 or 1 million, ilalagay ko na dyan, tapos pababayaan ko na lang na lumago, ganon? Opo, voluntary po at your own pace and preference. Pwedeng sa buwan na ito may 500 pesos kang ilagay, sa susunod na buwan ay wala, sa pangatlong buwan ay may 1 million ka. Pwede po. Wala pong maximum kaming sinet. Pero pag ganyan po, i-invest, may risk. Pero may assurance po ba na fine na hindi siya lalago, pero hindi naman mawawala yung, kunwari nag-invest ako ng 1 million. After 5 years, it's not doing well. Pero safe pa rin ba yung 1 million ko or pwedeng bumaba? Abo, napakahalagang konsiderasyon at objective ng aming investment officers ang capital preservation. Uh-huh. Yan po ay amin pong pag-iingatan at titiyakin na hindi yan bababa. So gusto naming pangalagaan yung principal na intact siya, pero gusto naming sumipa ng konti in terms of interest income. So gusto naming pakitain din. Pero yes, poprotektahan namin yan ng buong husay at syaga, yung inyong principal, Ma'am Cheryl. Okay. Ano yung mga dagdag na benepisyo ng WISPs as sa SSS members aside from regular pension? Ito na nga yun. Muli, yung buwan ng pension na matatamo po sa SSS ay depende po kasi sa ating contribution record. Natalakay natin ang bahagya dati, pero para sa inyong mga tagapakinig at tagapanood, ang pinakamababang buwan ng pension po na SSS for retirement ay 2,200 pesos kada buwan. Ang pinakamataas po ay 19,634 pesos kada buwan. Depende nga muli sa ating buwan ng kita. Sa kabuuan, ayon sa aming pinakahuling datos, ang karaniwang buwan ng pension for retirement ay 4,928 pesos po every month, Ma'am Cheryl. 4,900 more or less. Okay. Ang common or average. Okay. So, kanina sabi nyo, depende kung may 500 ka ngayon, next month wala, that's fine. Pero, basta minimum may 500,
Tapos, paano po yun kikita kung minsan you miss one month or ano? Okay lamang po. Lahat ng napokolekta ng SSS sa Provident Fund, sa Mandatory Provident Fund, at saka sa Voluntary Provident Fund ay amin naman pong i-invest. At kung gaano kalaki yung inyong naihulog dyan sa pondong yan, yun po yung magiging share ninyo sa magiging kita ng kabuuang pondo. So kung ang kabuuang pondo ay kumita ng 5% or 6%, yung portion ninyo ay kikita din ng 5% or 6%. Ma'am Sharon. Basta, ang mahalaga yung principal is protected. Opo, opo. Kasi mo naman tayong mga Pinoy, di ba? May pagkakataon. Actually, mga kapatid, I know, ano, kasi may risk yan eh. Bihira yung maririnig mo na protected yung iyong principal. Just doon sa mga private, just, I mean, it so happened lang this afternoon. I was checking on my other ano. Talaga gusto kong malaglag sa upuan ko kasi kunwari yung inilagay mo na 200,000 pag binalik sa iyo ang fund value niyo po 149. Ano nangyari doon sa 50,000? Hindi mo ngayon ma-pull out. But it's also because nagpandemya and ganun may risk. Pero ang sakit kasi. Of course, yan po ay isa dapat na naintindihan natin na may risk. Pero pag nababawasan yung value ng money mo na ina-expect mo ay tumaas, masakit eh. Naintindihan ko po, Ma'am Cheryl. Kaya yung trust ng tao, diba? Mahirap din makuha eh. Okay. Primary pangunahing objective po ng SSS yung protektahan ng kapital, pero gusto din namin yung kumita kahit ano. Ayun, okay. So kailan naman po pwede mag-file ng claim? Pwede ba mag-withdraw? Kunwari, nakapaglagay na ako ng 10,000, biglang nangailangan ako the following year. 1 year kung iniwan dyan. Pwede po bang anytime for emergency ay i-pull out yung pera? Hindi naman po sa anytime. Mayroong vesting period lamang po, Ma'am Cheryl. Pero hindi ko handa sa detalye, no? After 1 year, pwede nyo po ma-pull out ang inyong pondo, pero ang pwede nyo lamang pong ma-claim na kita ay parang 20% lamang po ng earnings ng pondo for withdrawing very early. Pero kung naka-tiis po kayo ng 2 taon, tapos gusto nyo po i-withdraw, 40% po nung kita ay makiklaim nyo na. Parang binabawasan lang namin ng kaunti for to allow you to withdraw early. Pero kung matiis nyo na po na 5 years ay hindi nyo galawin at 5 years po ninyo kinailangan, buo na po yung share nyo doon sa kita. Parang so may ganun lamang. So that's the ideal. Ayun talaga. Hindi nila i-hold po yung pera nyo pag talagang nangailangan kayo. Pero syempre, hindi po nyo may expect yung na mararamdaman nyo po yung kita. Para mas ma-appreciate nyo po, kaya nga tinawag na Provident Fund ay talagang pangmatagalan. So minimum of 5 years to really enjoy or really see na nakangiti po kayo na, uy, ito na pala yung kinita ng 10,000 ko. So ginawan po natin ng mechanism for early withdrawal. Yun po, pero tumpak po yung pagkakasabi nyo na para ma-enjoy nila yung full benefits of the interest earnings, maka 5 years po sana. Meron po ba yung ano, assurance na minimum of how many?